Maraming pangyayari kung saan mas pinipili nating tiisin ang mahirap na sitwasyon kaysa maging masaya at malaya. Dahil natatakot tayong mapag-usapan ng ibang tao at masabihan ng hindi magagandang salita. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Nag-aaral sa kolehiyo si Janice noong makilala niya si Douglas. Niligawan siya nito at makalipas lamang ang 6 na buwan nilang relasyon ay napagpasyahan na nilang magpakasal. Noong panahong iyon ay 18 taong gulang pa lamang si Janice. Dahil hindi pa naman ganoon katagal ang kanilang relasyon kaya hindi pa nila masyadong kilala ang ugali ng isa't isa. Sa unang taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa ay unti-unting napapansin ni Janice ang pagkakaiba nila ni Douglas. Si Douglas ang tipo ng tao na mas gustong makasama ang kanyang mga kaibigan upang makipagkwentuhan at makipag-inuman halos gabi-gabi. Mas gusto niya rin na palaging umaalis ng bahay. Si Janice naman ay mas gustong manatili sa bahay upang maglinis, magluto at magbasa ng libro bago siya matulog. Noong makapagtapos na sila sa kolehiyo ay nagtrabaho si Janice sa library. Hindi gaanong malaki ang sweldo pero sapat na ito upang matustusan ang kanyang mga pangangailangan. Si Douglas naman ay nagtrabaho sa factory. Medyo malaki ang kanyang sweldo kumpara kay Janice ngunit hindi niya magawang makaipon ng pera dahil mas inuuna niya ang barkada. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nagsara ang factory. Dahil rito ay nawala ng trabaho si Douglas. Kailangan pa naman nila ng pera dahil kapapanganak lamang ni Janice. Ang sanggol na babae ay pinangalanan nilang Mandy. Sa kabila ng problema na kanilang kinakaharap, mas inuuna pa ni Douglas ang pag-inom kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinubukan naman siyang kausapin ni Janice tungkol sa bagay na ito. Kinumbinsi niya rin si Douglas na humanap ng part-time job. Ayon kay Janice, pwede naman siyang magtrabaho bilang taxi driver o kaya naman ay maghanap siya ng ibang factory para naman kahit papaano ay may panggasto sila. Ngunit, ayon kay Douglas, hindi talaga para sa kanya ang ganoong trabaho. Tuwing gabi, lihim na umiiyak si Janice dahil iniisip niya kung saan sila kukuha ng pera. Natatakot siya na hindi sila makabayad ng buwan ng renta at iba pang mga bayarin. Napagtanto niya rin na walang balak si Douglas na magtrabaho o gumawa man lang ng paraan para magkapera. Kaya napilitan siyang mag part-time job bilang janitress sa isang cleaning company. Lumipas ang maraming taon. Ganoon pa rin ang kanilang sitwasyon. Wala pa rin pagbabago. Mahirap pa rin ang kanilang buhay. Minsan, nagkakaroon naman ng trabaho si Douglas pero hindi naman siya nagtatagal. Ang perang kinikita niya ay nauubos lamang sa alak at sugal. Maraming beses nang dumadaing si Janice sa kanyang asawa na humanap ng regular na trabaho dahil talagang pagod na siya sa araw-araw nilang problema at gastos. Bukod sa pagiging librarian ng kalahating araw, nagtatrabaho siya bilang janitress at pagkatapos noon ay magtatrabaho pa siya bilang cashier sa isang convenience store. Buong akala niya ay makikita ni Douglas ang kanyang hirap at pagod. Ngunit nagkamali siya dahil nasanay na si Douglas na nakakaraos naman sila sa lahat ng gastusin nang hindi siya nagtatrabaho. Tuwing dadaing si Janice, ang tanging sagot ni Douglas ay hindi naman niya pinilit si Janice na magtrabaho kaya wala siyang karapatan na magreklamo at dumaing na nahihirapan siya. Dahil palaging iyon na lamang ang kanilang pinagtatalunan, tinanggap na lamang ni Janice sa kanyang sarili na hindi na magbabago pa ang kanyang asawa at wala siyang magawa kung hindi ang magtrabaho para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng hirap na kanyang nararanasan ay hindi naisip ni Janice na hiwalayan ng kanyang asawa. Natatakot siya na mapag-usapan ng ibang tao. Ayaw niya ring makarinig ng hindi magagandang salita mula sa mga ito. Bukod pa roon ay ayaw niyang mawala ng tatay si Mandy. Maraming beses na bago siya matulog ay iiyak na lang siya para mailabas ang lahat ng hirap at sama ng loob.
Noong 40 taong gulang na si Janice ay ikinasal na ang kanyang anak na si Mandy. Hindi nagtagal ay na-realize niya na inuulit lamang ng kanyang anak ang pagkakamali na kanyang nagawa. Sapagkat ang napangasawa ni Mandy ay mahilig rin mag-party at uminom. Palagi niyang inaaway si Mandy at higit sa lahat ay wala rin siyang pakialam kung mayroon ba siyang trabaho o wala. Mula nang mag-asawa si Mandy ay lalo lamang lumaki ang problema ni Janice dahil tinutulungan niya itong magbayad ng renta. Minsan, namimili rin siya ng pagkain para sa mga ito. Bilang isang ina, hindi niya matiis na makitang nahihirapan ang kanyang anak. Dahil sa problema na kanyang kinakaharap ay wala ng panahon si Janice na asikasuhin ang kanyang sarili. Ang lagi niyang iniisip ay ang pagtatrabaho at kung saan siya pwedeng kumuha ng pera. Mas inuuna niya ang kapakanan ng kanyang pamilya kaysa sa kanyang sarili. Halos lahat ng kanyang mga kababata at kaklase ay mas batang tingnan kumpara sa kanya dahil mas napagtutuunan nila ng pansin ang kanilang mga lifestyle. Madalas silang pumupunta sa beauty salon, fitness club at nagbabakasyon kasama ang kanilang mga pamilya. Habang si Janice ay hindi na magkanda-ugaga sa kakatrabaho. Hanggang isang araw, hindi niya akalain na dahil sa isang pangyayari ay magbabago ang kanyang buhay. Noong matapos bilhin ni Janice ang nakasulat sa kanyang listahan ay pumila na siya kaagad. Dahil sa dami ng namimili kaya inabot na siya ng 20 minuto sa pila. Malapit na siya sa cashier nang biglang sumingit ang dalawang babae na sa tingin niya ay nasa 18 taong gulang pa lamang. Dahil rito, hindi niya maiwasang mainis. Pinagsabihan niya ang dalawang babae ngunit tumawa lamang ang mga ito sabay sabing, ang mga pensioner na tulad niya ay wala namang ginagawa sa buhay kaya okay lamang kahit buong araw siyang maghintay sa pila. Hindi na muling nakaimik pa si Janice dahil nasaktan siya sa sinabi ng mga ito. Pagka-uwi niya ng bahay ay tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. 45 taong gulang pa lamang siya pero ang dami niya ng iniindang karamdaman. Maitim na ang palibot ng kanyang mga mata at puro wrinkles na ang kanyang mukha. Puro puti na rin ang kanyang buhok at talagang kumupas na ang dati niyang ganda. Sunod-sunod na katanungan ang sumagi sa kanyang isipan. Gaano na katagal mula nang magkaroon siya ng oras para sa kanyang sarili? Kailan siya huling naglagay ng makeup sa kanyang mukha? Kailan pa naging ganoon karami ang puti ng kanyang buhok? Sa patuloy na pagtitig ni Janice sa kanyang sarili ay na-realize niya na puro trabaho ang inatupag niya mula pagkagising hanggang bago siya matulog. Wala man lang siyang maganda at bagong bestida. Palaging rubber shoes ang kanyang suot at hindi niya na matandaan kung kailan siya huling nagsuot ng sandals. Pinagmasdan niya rin ang kanyang mga kamay. Kulubot na ito at napakakapal ng kalyo. Hindi man lang niya naranasang makapag-manicure. Siguro nga ay tama ang mga babae kanina. Mukha na yata talaga akong matanda. Paano nangyari ang lahat ng ito? Dati, ako ang pinakamaganda sa lahat ng aking mga kaklase. Minsan pa nga ay nag-aaway ang mga kalalakihan kung sino ang magdadala ng aking mga gamit. Anong nangyari sa akin? Naluluhang tanong ni Janice sa kanyang sarili habang nakatingin sa salamin. Dahil sa pangyayaring ito ay biglang nagbago si Janice. Napagpasyahan niya ng ayusin ang kanyang sarili at hindi na hahayaang masaktan pa. Hindi na siya magtatrabaho para sa kanyang asawa at sa pamilya ng kanyang anak. Kinabukasan, pagkagising ni Janice, ang una niyang ginawa ay tawagan ang kanyang anak. "Hello Mandy, mahal na mahal kita anak, naiintindihan ko na ang lahat ngayon. Alam kong hindi ka sinuwerte sa iyong nga pangasawa. Alam ko rin na kailangan mo ng pera upang ibayad sa mga bayarin pero kailangan mo rin maintindihan na hindi ko kayang magtrabaho mag-isa para sa ating lahat. Sana isubukan mong mag-apply ng trabaho. At ito rin ang maipapayo ko sa iyo. Kung hindi ka mamahalin at tutulungan ng iyong asawa sa mga problema sa buhay, mas mabuti pang mag-file ka na ng divorce. Huwag mo na akong tularan. Huwag mong ulitin ang pagkakamali na aking nagawa. Pahalagahan mo ang iyong buhay. Huwag mong isakripisyo ang iyong sarili para sa ibang tao.
Matapos noon ay nagpaalam na si Janice dahil mayroon pa siyang gagawin. Matapos magbihis ay tinungo ni Janice ang beauty salon. Makalipas lamang ang ilang oras ay lumabas na si Janice pero ibang-iba na ang kanyang itsura. Bagong kulay ang kanyang buhok. Nagpa-manicure siya at nagpalagay na rin ng make-up. Siya mismo ay nagulat sa kanyang itsura. Ang laki ng ipinagbago ng kanyang mukha. Nagtungo rin siya sa shopping mall upang bumili ng bagong damit at sapatos. Gabi na siya nakauwi ng bahay. Pagbukas niya ng pinto ay naabutan niya si Douglas na nanonood ng TV habang hawak ang bote ng beer. Noong mapatingin siya kay Janice ay tinanong niya ito, "Bakit pinakulayan mo pa ang iyong buhok? At saan mo nakuha ang bestida na suot mo? Magkano ang nagastos mo sa lahat ng iyan? Bakit? Hindi mo ba nagustuhan ang itsura ko?" Tanong naman ni Janice. "Hindi ko lang maintindihan kung bakit ka nag-aaksaya ng pera sa pagpapaganda at pagbili ng mga bagong damit." Seryosong sagot ni Douglas. "Mula ngayon ay gagawin ko ang mga bagay na gusto kong gawin. Mag-e-enroll ako sa fitness class at magbabasa ng libro kapag mayroon akong free time. Siya nga pala, bukas ay magpa-file ako ng divorce. Kung ayaw mong magtrabaho ay okay lang. Wala ka na rin maaasahan na kahit na anong suporta mula sa akin. Naghintay ako ng 20 taon sa'yo pero ubus na ako." Hindi na nakaimik pa si Douglas. Naisip niya ang lahat ng sakripisyo ni Janice para sa kanilang mag-ina. Mga panahong umiiyak ito pero wala siyang ginawa kundi ang uminom at magsaya kasama ang kanyang mga kabarkada. Papaano na lamang siya ganyong makikipaghiwalay na ito? Pagpasok ni Janice sa kwarto ay napangiti siya. Pakiramdam niya ay nawala na ang bigat na pinapasa niya sa loob ng maraming taon. Matagal siyang nagtiis at nagsakripisyo, pero bilang isang babae ay naniniwala siya na karapatan niyang mamuhay ng naaayon sa kanyang gusto. Kung sana lamang ay sinuportahan at tinulungan siya ni Douglas, sana ay pareho silang masaya sa piling ng isa't isa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.